love na love ko ang mga Japanese foods. Mapa dyan sa fine dining, street foods, sa palengke, mga chain, fast food chain restaurants, at kahit na yung mga nasa convenience store. Diyos ko po, napapabilib talaga ako. And one of my favorites is their egg sandwich, or ang tawag nila is tamago sando. Tamago is egg and sando is sandwich. Napakasarap. Talagang kinikilabutan ako sa sarap ng egg sandwich na yon. And when I did my research, walang secret, but it has to be super duper simple. So, gawin natin yan today. Ganong kasimple, ang ingredients lang talaga ay hard-boiled eggs, Japanese mayonnaise, some sugar, salt, cream. Yung sugar and cream nga pwede mong tanggalin. So ito yung pinaka-importanting ingredients dyan. Your hard-boiled eggs na pinaghiwalay ko na kanina, yung red or yung yolk, red tuloy, yellow to, diba? Yung yellow and yung puti. So, pinaghiwalay ko yan kanina after boiling it. So, now, gagawin ko muna yung yolk part. Ganitong kasimple lang yan. Ilalagay ko yung aking egg yolks into a bowl. Malamig yan ha, niref ko. Even my mayonnaise nakaref. And then, into this, I'm going to put around half a cup of mayo. Medyo careful ka sa paglalagay ng mayonnaise because you don't want your feeling to be very runny. So, yan. And then, I'm just going to use a potato masher. Hindi ko lang alam kung sa Japan, ha, kung potato masher din ang ginagamit nila. Pero, huwag ka nang gumamit ng food processor. Mahirap hugasan yon. Itong potato masher, bongacious. Makikita mo later what I mean. A little bit of mayonnaise. The mixture has to be thick, like a mashed potato. And then I just put a tablespoon of cream. Konting cream lang. Yeah, that's it. A little bit of white sugar. Eto kasi very consistent talaga. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng convenience stores. Pero sa tatlong nakainan ko sa Japan, talagang ang sarap. Alam mo yon? And then shout out kay dear Tita Baby. So si Tita Baby is sa isang parang commissary ng convenience store. Head siya doon ng isang production line. And kinikwento talaga niya, the secret is yung passion na binubuhos nila sa paggawa nito mga produkto na to. Talagang kailangan daw lahat pantay-pantay and hindi nagbabago yung consistency. Very Japanese, diba? So yan ang susubukan natin gayahin today. So eto na yon, parang mashed potato na siya. I'm going to season this with a bit of salt. That's it. And then, using the same potato masher, eto naman ang ating chop-chopin. Yung ating egg whites. Hindi mo na siya kailangang chop-chopin ng kutsilyo kasi when you use your potato masher, oh, mako-coarsely chop mo yan. Perfect! Itong pambaon! Pero ako, isa sa pinaggagamitan ko po nito ay ginagawa ko siyang sides for my Japanese fried chicken. O ayan, ganyan lang kasimple. Diba? Isn't it bongga? It is super bongga. And then, alisin mo na yung iyong potato masher. I-fold muna. Kung kulang pa sa mayonnaise, masyadong malapot, pwede ka naman magdagdag. Mas madali po magdagdag kaysa magbawas. At may mga bagay
na pag nailagay mo na, hindi mo na basta-basta pwedeng alisin. That's why you have to be extra careful. Not just sa Japanese egg sandwich mo, but also in life. So, ayan. Haluin mo na na ganyan. Magdadagdag ako ng konti pang Japanese mayonnaise. Kailangan po ba Japanese mayonnaise talaga? Well, you know me. Kung anong merong ka dyan, yun ang gamitin mo. Pero medyo iba po talaga yung lasa pag Japanese style mayonnaise. Eh, I'm going to taste it. Diba? Simple-simple lang ingredients. Mas madami pa yung mga sinabi ko. So, this is it. It has to be thick like this. And then, ipanlaman na natin yan. Meron na ako ditong tasty bread. Okay, so now, we're ready to assemble this. I have here American bread or tasty bread. Pinapahirang ko ng butter yung loob na side. Of course, if you can get yung Japanese milk bread, ay nako, mas bongga yon. Yun ang bilhin mo. Kaso lang, hindi ako nakatakbo sa Japanese bakery. Nako, nasa mall na ako kahapon. Di ba? Sometimes we forget things. But it only shows na pwede mo talagang gamitin kahit yung ordinary bread lang. So yan, nilalagyan ko ng butter. The main reason is, pagka nilagay mo na sa ref yan, the butter will set. So this forms a protective layer para hindi maging sagi yung tinapay mo. Kasi diba, yung egg sandwich mo, syempre may moisture. Ang mangyayari, ma-absorb nung tinapay, hindi na masarap kainin. So pahira mo ng butter. Standard po ito ha, sa cold kitchen applications. Kailangan mo lahat ng tinapay, lahat ng sandwich pagka sa mga cold kitchen, hindi pwedeng hindi papahira ng butter. Natatandaan ko during my days, Diyos ko, ngalay kami sa pagpapahid niyan. Kasi lahat talaga, hindi pwedeng isang side wala kasi magiging sagi talaga yung sandwich. Okay? So pahid, wag naman sobrang kapal kasi maging nakakaumay na yan, kahit na ako ay mahilig sa butter. Okay. And then, lagay mo na yan Japanese egg sandwich filling mo. Ang dami, no? Kasi talagang makapal sila kung maglagay niyang panlaman na yan. Kasi ito po, lunch na nila yan. Okay. And then, i-press mo lang ng konti. Press it like that. And then, lagay mo yung kapares. Give it a light press. Okay. Press. So, ako, okay na sa akin ito. Ibabaong ko na to, babalutin ko na. But, the Japanese style, even the English style, sa mga pang-afternoon tea, tinatanggal po nila yung gilid. Medyo masakit sa puso, kasi syempre sayang yan. Ayan o, like that. See? And kada tanggal, pupunasan yung kutsilyo. Kailangan pupunasan talaga. Okay. Eto naman ay juice ko. Pwede pang kainin to. Isn't it bongga? It is bongga. Okay. Pag nakita ng nanay ko tong mga retasong to, pagagalitan ako.
So, aayusin ko yan. Uy, kinakain po ito ha. Excuse me. Hindi po ito tinatapon. Depende na lang po sa mga hotel, sa mga food business, mahigpit po. Kaya kailangan itapon ang mga scrap. Pero sa bahay, pabaon mo sa anak mo to. Ito ay sa'yo. Okay? Oh. And then this one, you can cut this. Pwede lang ito mismo or pwede mong hatiin sa gitna yan. Pinapakita talaga natin yung feeling na bonggacious na bonggacious. Sa Japan naman, meron talaga silang plastic container na saktong-sakto yung sandwich. What they do is, eto, yung ganito, pinagpapatong pa nila yan. Oh, pinagpapatong pang ganyan. Diba, super bongga? Oh. Just a tip po ha, this has to stay cool. Hindi po pwedeng mainitan kasi prone po ito sa panis. So kung ipapabaon mo po sa anak mo, I would suggest ganito po, ibalot mo po yan sa plastic container such as this. Ibalot nyo po gabi pa lang. So papakita ko sa iyo ha. So gabi pa lang po, i-wrap mo na yan. Tapos, i-chiller para pag binaon po ng anak mo sa school, malamig-lamig. And sa recess, kainin na niya. Kung aabot po ng lunch, naka-cooler lang para hindi po siya yung talagang uminit. Medyo maikli po ang shelf life. In Japan, yung i-deliver ng umaga na sa chiller, pagdating sa gabi, naka-sale na. Yun ang binibili ko na ka-sale, Charis. So, tikman natin to. Okay, now, our favorite part. Tikman na natin ang ating tamago sando. Mm. So, kalahati lang ang kakainin ko. Kasi Jetta galore ako. Look how nice, how chunky. Mm, ang fresh ng amoy. Mm. It's so smooth. I love the flavor, very Japanese. Walang pretensions. Just the egg, good mayonnaise, a little bit of sweetness. You can put some spring onions if you want. You can experiment. Pwede mo kan lagyan pa yan ng togarashi, chili flakes, ham, lagyan mo ng ganon. Pero me, this reminds me of the beautiful convenience stores in Japan. And kung hindi ako makakabalik anytime soon, gagawa ako nito. It's super duper good. So gumawa ka na, ipabaon mo sa anak mo. But remember my tip, keep it chilled or ilagay mo sa loob ng cooler, pang recess. Kung kakainin ng lunch, nasa cooler lang. Gabi pa lang, ibalot mo na, i-chiller mo, and I'm going to see you all soon.